Sumailalim sa basic life support training ang mga volunteers mula sa mga lokal na simbahang Adventista sa Cabuyao District. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa sa pangunguna ng Health Ministries Department ng nasabing distrito sa layuning ihanda ang mga volunteers sa mga medical emergency. Nagbabalik si Jobel Rioberos para sa Balitang May Pag-asa. Isa ang basic life support training sa programa ng Health Ministry Department ng Cabuyao District. At narito tayo ngayon upang saksihan ang training na ito kasama ng mga volunteers ng iba't ibang lokal na iglesia ng Cabuyao. Ito ay isang inisyatibo ng Health Ministry leader na si Sister Fauna Paqueo upang maihanda ang mga health volunteers ng distrito sa mga medical emergencies. Nung nakita ko sa grupo ng Health Ministry na parang pagkasasabak tayo sa sport fest natin, family camp or something ganon, there is always emergency na hindi natin nakikita or minsan hindi natin napipredict na dumadating sa atin. Nung nakita ko siyang ganun, walang gamit si church natin. So, doon ko nabuo sa isip ko yung team na to para ang Adventist mismo, ang district ng Cabuyao, meron tayong maibibigay na tao para kung sakaling kailangan nila. Imbitadong tagapagsalita ang mga trainers mula sa Qualimed Hospital sa pangunguna ng team leader na si Ma'am Cara San Joaquin de los Reyes. Kabilang sa training na ginanap ang mga gabay patungkol sa first aid, inilahad ng mga trainers ang iba't ibang pamamaraan at anong dapat gawin sa mga sitwasyong katulad ng fractures, sprains, nosebleeds, choking, burns at external bleedings. Nagkaroon din naman ng pagsasanay sa tamang pagsasagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Okay, ngayon kasi nag-conduct kami ng basic life support plus first aid, pagliligtas ng buhay kapag hindi na natin nakikita na merong signs of life. So, yun kasi yung medyo nahihirapan tayo na i-address. Dinaluhan ang pagsasanay na ito ng 15 volunteers mula sa mga lokal na iglesia ng distrito na nagtalaga sa gawaing medikal. Ipinagkaloob naman ng panghuling pananalita sa pamamagitan ng district pastor na si Pastor Erniel Medina at ni Sister Fauna Paqueo bilang pasasalamat sa mga nakisangkot sa gawaing ito. Tunay na ang pagsasanay na ito ay maghahanda sa mga volunteers upang makatugon sa mga di inaasahang pangangailangang medikal. Mula rito sa Mount of Olives Seventh-day Adventist Church, ako po si Jobel Rioberos, layunin maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News.